Hi, hello there, and it's Dwarfy, and I hope you're all doing fine. For today's video, I'll be doing a book haul, and I know it's been a while since I last uploaded my video, and ang sabi ko rin sa huling video ko, take away ko sa Detective Conan, but I filmed, kaya lang, super ikli nung kinalabasan, so I decided to just delete it, and then refilm, and then just delete it all over again, hanggang sa naging busy na lang ako sa requirements, and then I was also busy on writing. But for today, I decided to share you what I got for myself kasi nag-birthday ako. And my gifts are books, of course. Book ko nga eh. First time ko mag-online shopping, actually. And, hindi ko alam. Ganito siguro to nila ng ginamama ng tito ko. Baka magalit sila, pero kasi lahat ng pera ko dito na lahat ng binigay nila sa akin dito nagpunta. Although, yung unang bigay na pera ng kapatid ko. I'm sorry for that. Although, yung unang bigay na pera ng kapatid ko, napunta yun sa pampagas nung bumalik ako sa dorm. And then, yung kalahati nun, inasas ko sa kung saan-saan. Tapos, meron akong pera sa dorm. Tapos, yung tito ko, binigyan din ako ng pera. So, yun yung mga nagamit ko pang bigay dito sa mga libro na to. And ala, bakit ko ba sinabi? Ba't ko in-explain? Anyway, I'm already born, so I will make this a little interesting for you. So, ang gagawin ko, pag pinakita ko yung isang libro, sasabihin ko experiences ko sa, habang binabasa ko yung libro, or sa interactions ko sa author. Ayun, isasalalagay ko na lang sa ilalim yung presyo niya. Ang una, kasi binabasa ko to ngayon, kay Miss Butterfly, na this is the third book from the third series, which is the third generation of PHO and the Camp. Ang experience ko habang binabasa ko to, nainis ako. Hindi kasi may mga part talaga na nakakainis dito. Ayoko mag-spoil just in case na hindi nyo pa nababasa tapos na-curious kayo kung ano yung kwento na to. Ayun nga. Nainis ako sa ilang part, although yung ibang part masakit. Ayun. So, The Playgirl's Karma. Ito yung first book ng third series ng eto. Ito yung 1, ito yung 3. Nakikita niyo naman, meron nilang pala nakalagay dito. Ayan. Yung habang binabasa ko to, I'm more into, hindi ako nainis, more on nalungkot ako kasi may kambal yung bida rito eh. And you know, pag halimbawa yung kambal mo, sobrang kamukha mo. Parang even when you're a different person, people will still perceive you the same as your twin sister or twin brother. And it's just so depressing, I think. Kasi, you know, di ba parang nakakalito? Pati ikaw malilito ka, mako-confuse ka sa personality mo. So, ayun lang. And then, ito yung second, pala inuna ko to. Then, ito yung second series ng BHO and the Camp, or BHO Camp. Then, ito yung third book. Nung binasa ko to, matagal ko nang nabasa to eh. Way back 2000. Basta matagal na. Super kinilig ako, but at the same time, may mga part taon, may mga part dito na super nakakaiyak kasi may mga pagkakataon na pag hindi pa nakakawala sa kahapon yung mahal mo, you know, parang ikaw talaga yung mahihirapan kasi ala, diba? So ayun, ang interaction ko kay Miss Butterfly, nakalimutan ko,
ang bait niya, ang cute niya. Hindi kaya ituturing basta reader lang. Ituturing kanya na family niya, parang ganun. Yung sunod tong, Dear Baby, I was actually looking for the first print of this book, yung tatlo, yung hinati siya sa tatlo, gaya ng first print ng Wifely Duties, kasi meron ako nun, pero nasa kaibigan ko. Kaya lang wala na akong makita, and ito na nakita ko, so sabi ko, okay. And ito super nakaka-bless, yung stories kasi ni Ate Sedi, super, super nakaka-bless, but at the same time, nakakasakit din. So, ito, masakit din. Ayokong sabihin yung pinaka-dahilan kung bakit masakit siya. Kasi, yun yung dahilan kung bakit Dear Baby yung title nito. But, you know, let's just say, an angel is watching us. Charot! Making love kay Ate Sedi ulit. to say this. Hindi to literally making love, like, you know, making love. It's more of learning how to love someone. You know? Basta. And, hindi, mas ano ko dito, mas na-touch ako sa kwento nila kasi, ano, yung faith talaga and yung trust nandito. So, yun. And the friendly wedding. Kasi, uy, sa Wattpad, meron tong BookTube, and then sa Subpub, nandun din yung BookTube, but on a PHR. Hindi ko alam kung i-release yung BookTube, but eto siya. Pinatawa ko na to. The super kasing comedy ni Johan. Super comedy nito. Although, nakaka-bless siya kasi Ate Sedi. But, ayun nga, super nakakatuwa, super nakaka-bless pa rin siya. And, ano siya, light lang yung feeling niya. Light lang yung emotion na mararamdaman niya dito. This Man in White, sequel or book 2 ng Wifely Duties. And, although I feel blessed, no, nasiyahan ako, pero super akong nalungkot dito. As in, and umiyak ako as in, talaga. Na parang, pahinto-hinto ako habang binabasa ako kasi yung luha ko, men. Ang sumunod, Irresistible Eugene. Ito super nakaka-touch kasi, you know, it's really hard to, may mga pagkakataon sa buhay na talagang mahirapan tayo na mag-lean kay Lord. Lalo na kung lahat ng nararanasan natin, super puro tragedies na lang. Pero, you know, at the end of the day, you will realize that it's not just about you, it's not just about the tragedies, but it's about, when I see the cell phone, it's about you, your faith with the Lord, and overcoming all your struggles in life with the Lord on the side. Or with the Lord in front, actually. So, ayun. Ang interaction ko kay Ate Sedi, first time ko siyang na-meet 2015 or 2014 or 2016. I think around those time. That's actually, alam ko yun yung first meet-up. Meet-up ba yung tawag doon? First meet-up. Tapos, parang ano lang kami nun. Nag-church kami sa main CCF and tapos Valentine's pa na, so ayun, wala, masaya. And hindi lang siya talaga writer, spiritual leader din siya. I already told this on my last video. So ayun. And you can find all of these stories sa Wattpad except for one. And lahat to for new adult, young adult, or for adult. Kasi romance siya eh. Although medyo spiritual yung kay nag-delay din sa spiritual yung kay Ate Sedi, tapos yung kay Ate Gab, Miss Butterfly, nag-delay yung ano niya sa romance and action and adventure. So, ayun na. Sinod, ako si Ibala. QED University. This is actually, hindi ko pa ito nababasa actually, kasi nakita ko lang siya markdown. Kala ko yung markdown, discount.
Yun pala yung mga hindi ko masasa quality ng book. Kaya pala, sabi ko, bakit 50 pesos lang? Sabi ko, ang baba. Hindi kasi ako nagbabasa nung ano, nung huli na, nung nalaman kong yun pala yung dahilan. But anyway, basable pa rin naman siya, although may stains. Nakikita niyo ba? Although may stains, basable pa rin yung pinaka book, and then ito. May dents lang siya dito. Pero basable pa rin siya, oh. Actually, mas gusto ko yung ganito itsura ng book. Diba? And then, hindi ko pa ito nababasa even sa Wattpad. Kasi, ang binabasa ko yung, ano, ang nabasa ko pa lang na story niya, Moriarty, Project Loki. Ayun. Mas ito, Project Loki. Ito, wala akong nakitang problem bukod dito. So, hindi ko alam kung bakit naka-markdown to. Kasi, basable din siya, wala rin problema. Actually, ito lang talaga. Itong Project Loki. Uy! Binasa ko yata ito grade 9, grade 10. Tapos, hinihintay ko na lang matapos yung volume 3 ngayon. Which is malapit na yatang matapos. Anyway, yun. Just waiting for it. Pero super ganda na ito pala. Naku, nagko-comment, no? Super ganda nitong Project Loki. Talagang magugulantang ang utak nyo. Anyway, ito. My Prince. Ito yung nakita ko lang problem niya. Ay, dito ba? Ano ba? Ayan, yung dents niya dito. Other than that, wala na akong makita ang problema. Basable pa rin siya. And, ayun, yung My Prince na ito, ang tagal ko nang nabasa nito. Sa Ibo ko pa ito nabasa noon. Tapos, alam ko unang nirelease to yung parang ang cover illustration, yung parang manga. Tapos nahati siya sa dalawa. Tapos nagkaroon ng ano, part 2. Yung Reaching You. Correct me if I'm wrong, diba? Yung Reaching You yung book to. Tapos ayan. Basta hindi ko pa ulit nababasa. Natatandaan ko na nandito si Ren Labanos. And then, out of all the books that I got, ito yung favorite ko. Wala to sa Wattpad. Of course, wala to sa Wattpad. And puro tula siya. Super ganda niya. Hindi ko alam kung bakit siya naka-markdown. Maybe it's because of this one. Kasi parang may dead siya and white-white. But other than that, wala na siyang naging problema. Super. And ang ganda niya. Ang ganda nung mga content niya. Ang ganda nung mga meaning. No? So, iyan lang yung mga ano experiences ko. Sa Project Loki kasi, nagulantang talaga ako dito nung binabasa ko to nun. Super, kasi nakakabobo. Dahil pins, alam ko, iniyakan ko to nun. Iniyakan ko to, nalungkot ako at then, pero ko inilag din. So, ayun. Na-torn, kasi alam ko, meron, dalawa sila, parang may rival na nagaganap. Then dito, super happy na ako dito. Super enjoy. And other than that, wala na. I got this all from Shopee. And I'll try to link down below yung mga, ano, yung mga links. So anyway, that's just all that I got. Ta-da! And then, Wifely Duties. This is a sequel or the book to a wife. I know! This is Man and Wife. Oh my god.